Hello mga Kasari, good day and good morning everyone. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Thank you so much guys sa inyong walang sawang support sa aking YouTube channel. For today's video guys, today is Saturday, so nagpre-prepare ako kasi malamang mamayang hapon hanggang gabi is a big day. It's a big hour para sa ating Sari-Sari store kasi uwian ang mga bumabiyahe no, na pa Manila, pa uwi sila dito sa Bulacan. So yung store natin ay babaan ng mga bus, so malamang mamaya maraming tao. So before that, dahil maraming ang tao mamaya, so na-prepare na ako ng coins. At the same time, yung mga bagay-bagay na kailangan kong i-prepare dito sa store, yung pag-display ng aking mga paninda. So mamaya, isitinda lang. Ayun na nga guys, no? So unang-una kong ginawa ngayong araw na to ay nagprepare ng mga barya. So alam naman natin lahat guys na pag peak hour or pag peak day, kailangan natin ng barya upang ito ay magamit ng maayos sa ating panunukli. Minsan kasi lumatagal tayo sa ating pagtitinda or pagbebenta sa customer dahil naghahagila pa tayo ng piso or 5 piso sa ating panukli sa customer. So binibilang ko rin itong barya guys kasi yung sobra nito ay gagamitin ko naman para ipambuo. Kasi maraming nagpapabuo dito sa store. At the same time, magamit ko sa next week pambayad ng aking mga bills. Okay, usually kasi guys, pag Saturday and Sunday, wala ako masyadong delivery. Pero pag start ng Monday hanggang Friday, yun po talaga yung time na ang dami kong dinabayarang delivery. Usually pag Monday, kasi malalaki yung agent na pumupunta sa akin. So dahil dyan, kailangan ko magbayad or mag-ipon ng benta ng Saturday at Sunday upang meron akong maibaya. Yun na nga guys, no? So kailangan kong ipunin ang aking benta ng Friday and Saturday and Sunday upang maipon ito at magamit ko pambayad ng mga aking mga deliveries pagdating ng Monday. So sa ganitong negosyo guys, no? Sa Sari-Sari store business or sa grocery business, ang puhunan po talaga natin ay paikot-ikot lang. Sabi nga na kanta ni Sarah Gino, paikot-ikot lang. Nagbebenta tayo, nag-order tayo ng deliveries, at nagbebenta at yung pinagbenta natin ay babayad din natin sa ating mga deliveries. Sunod kong ginawa pala guys is nag-ayos ako ng mga paninda. So alam naman natin lahat pag maayos yung store, ibig sabihin mabilis ka lang makakakilos at mabilis ka lang ma-accommodate ng mga customer. So shout out nga pala sa Dowie Donuts, no? So yun po yung inaayos natin. Product po siya ng Rebisco, no? Isa po yan sa pinakamabenta dito sa store kasi usually yan po yung ginagamit pambaon ng mga bata. So yun na nga guys, no? Shout out everyone sa isa yan sa pinakamabentang items dito sa store kasi nga pambaon ng mga bata. Usually pag Saturday and Sunday may mga namimili dito ng bar balot-balot kasi gagamitin nila yan pagkapasukan. Okay, so shout out everyone sa ganitong negosyo. Balik ako sa kanina, no, na paikot-ikot lang talaga yung puhunan natin. Magtitinda tayo, tapos yung pinagbintahan natin, ibabayad na naman natin sa deliveries natin, sa mga orders natin. At yung mga matitira dun guys, ay babawasan pa ng mga expenses natin. May mga expenses kasi tayo dito sa store, kagaya ng ating renta, tubig, kuryente, pasahod sa tao, yung budget sa araw-araw natin, which is kasama naman sa pagmamanage ng tindahan, no? Lahat may expenses. Sunod kong iayos guys yung mga Hansel. Okay, Hansel biscuits like chocolate, mocha, and plain flavor. So maganda rin yan guys pambaon ng mga bata kasi nga mabilis siya kumpara sa ibang brand na biscuit na hindi ganun ka ano yung kabango yung bread niya. Okay, so yun po guys yung aking mga ginagawa for today. So maliban sa pag-aayos at paglilinis, no, pagbibilang ng barya or pag-prepare ng mga barya, so nag-ayos-ayos din tayo ng ating mga ibang paninda while waiting na dumami yung tao. Guys, sorry ha, putol-putol kasi itong videos kasi every time na may bumibili, pinupuntahan ko muna yung customer kasi syempre guys, customer first, no, kahit na medyo busy tayo sa ating ginagawa sa pagbablog, kailangan pa rin natin puntahan ang ating customer syempre kasi yun naman yung pinaka main goal natin for today na magtinda tayo sa ating negosyo, sa ating Sari-Sari store. So yun po yung mga gawain na isang Sari-Sari store owner or nagbabantay ng tindahan, no? Maglinis, mag-ayos, mag-prepare kung ano man dapat i-prepare para pagdating ng mga customer ay ready na ang iyong store para din ikaw ay makabenta ng maayos. Okay guys, so thank you so much pala, no, sa lahat ng aking mga
viewers and subscribers, no, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you so much guys sa inyong walang sawang suporta. Kung maaari po, pwede nyo rin po i-share ang aking mga videos. Kasi usually naman guys, kaming mga sorry store vloggers ay nag-share ng experience, price updates, at saka kung paano namin i-manage ang aming tindahan. Okay, usually kasi some platforms ang pinifavor nila is yung syempre yung mga may kalokohan, entertainment, yung mga nagpapasaya. Usually kami guys, hindi kami yung tipong nagpapasaya sa inyo. Aminin ko man sa hindi, boring talaga yung aming mga videos. Pero kung seryosohin nyo naman po panginunood at pakikinig sa aming mga sinasabi, ay meron po kayong matutunan, which is kung paano magpalago ng capital, paano magnegosyo ng sorry store, at paano hindi ka malugit. Kumbaga guys, itong content namin ay content ng medyo pang-matured na hindi po para kayo ay patawanin or tumawa or mag-enjoy. Kung hindi, kayo ay pwedeng may matutunan sa amin. Hindi ko naman po sinasabi na kami lang panoorin nyo. Ang sa akin lang po is, ang videos namin ay para may matutunan kayo na kung paano nyo rin i-handle or i-manage yung store. Next kong ina-use pala guys is yung mga Nestle, no? Shout out sa Nestle products. Nestle po yan, yung Nestle Lemon and Nestle Apple. So, mabenta kasi yan guys pagka hinalo nila sa gin. Okay, shout out din sa Ginebra. So, yan po yung mga poka-partner nila. So, inayos ka na rin guys kasi actually ang dami kong deliver last week at hindi ako nakapag-ayos kasi medyo busy-busy ha. Ngayon kasi is pang-araw ako at the same time, pagka after ng 9 or 10, hanggang lunchtime, wala masyadong customer. So, nakakagawa ako ng mga videos, ng content, at the same time, nakakapagpahinga ako ng konti during this hour. Pero pagdating ng hapon, guys, hanggang gabi, tuloy-tuloy na po yan. Wala na po yung upuan, okay? So, dahil dyan, no, nag-ayos-ayos tayo ng ating paninda. At the same time, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na preparation para sa store. So yun na nga mga kasari, no? Thank you so much for watching my vlogs. Shout out to everyone na nanonood ng aking mga videos, no? Kung bago pa lang kayo sa aking mga videos, kung meron po kayo natutunan, thank you so much guys sa pag-suporta at pag-share ng aking mga videos. Maraming salamat everyone. I hope na may natutunan kayo kahit pa paano, okay? I hope guys na antabayan nyo na rin ang aking mga next videos, no? Ang pag-update sa mga presyo ng ating paninda, tungkol sa pag-manage syempre ng sorry store business, which is to happen na yun po yung hanap buhay natin, no? So I hope guys na you learn something, and I hope guys na today is Saturday. I hope guys na yung store nyo rin ay maraming tao for today, kasi usually guys today talaga is one of the busiest day dito sa ating tindahan, and I hope guys na ganun din sa mga tindahan nyo. Thank you so much for watching. Until next time.